Hello everyone! Happy Pinay Gardener here in France at another recipe tayo today. Good day at happy to share you today, ginataang pinakbet or pinakbet na mahigata. Looks very yummy, easy at higit sa lahat, healthy na healthy. At ang the best, lahat ng mga gulay na makikita ninyo ay mula sa aking garden dito sa France. Narito ang ating mga ingredients. Unang-una ay ang ating 1 large na onion na nakaslice. Ang sunod naman, di mawawala ang 3 to 5 cloves na garlic. And then ang ating kamatis. Lahat yan ay kuha sa aking garden. At ang ating 1/4 kilo na pork, pwede chicken, pwede din isda ang ilagay natin. At aside sa shrimps, ay pwede din tayo gagamit ng crab sticks pero optional lang ito. And now, start na tayo sa mga gulay. Kalabasa, 1/2 kilo ay okay na. 1 bunch ng ating sitaw, or dagdagan pwede din, ang ating talong. Preskong-presko talaga yan kasi mula sa aking garden. And then, the first time na may red okra ako dito sa France. Kaya, almost of the time, red okra yung ginagamit ko. And then, ang ating ampalaya. At kohlrabi pwede din sayote dyan sa atin sa Pilipinas. At ngayon, dahil gagamit tayo ng gata at walang presko na coconut milk dito, kaya bumibili ako sa store ng coconut milk na nasa can. 400 ml ay okay na siya. Ready na ang lahat, kaya maghanda na tayo ng lutuan at maglagay ng ating mantika. 5 tablespoons na mantika, okay na pwede din magdagdag. At start na tayo maggisa, di ba? Ay, ito talaga yung pinaka-paborito ko, yung magluluto ng mga gulay, lalong-lalo na lahat ng mga ito, sibuyas, kamatis, garlic at mga gulay ay galing talaga sa aking garden. And now, sunod na natin yung ating garlic. Nakaslice siya na ganito. And then, antayin lang natin na medyo mag-brown siya ng konti. And after niyan, ay pwede na natin isunod ang ating, sunod sa mga ingredient, ang kamatis. Galing din ito sa aking garden. Proud na proud talaga ako na kukuha lang ng mga gulay dito sa aking garden sa France, lalo na pag summertime. And then isunod na natin yung ating pork. 1/4 na kilo. Pwede chicken, pwede din isda. And then pwede din yung ground pork or ground beef, pwede din. Pero nakasanayan ko ground pork yung ilagay. Ayan, antayin lang natin na medyo maluto yung ating pork at isunod-sunod na natin ilagay yung ating mga gulay na pinakbet na talaga. So pag ganito na, ay isunod na natin yung ating crab sticks. Kung walang crab sticks, yung shrimp. And now, kalabasa. Sunod-sunod na talaga ito at hindi komplikado. Pag nalagay na yung kalabasa, isunod na natin yung ating sitaw. Diba? Makikita mo talagang preskong-presko. Pagkatapos sa ating sitaw, ay imix lang natin konti and then sunod na yung ating talong, then okra. Cute-cute talaga yung red okra. Sayang na sayang, pero wala tayong magawa. Gusto ko talaga lagyan ng okra. So, gagamitin yung red okra. Ito naman yung kohlrabi. Or kung walang kohlrabi, dyan sa atin sa Pilipinas ay pwede tayo gumamit ng sayote. Pare-pareha lang sila ng lasa. And then, last na nailagay ko yung ampalaya. And now, maglalagay tayo ng asin. 1 teaspoon na asin yung nilalagay ko dito. And then, 1 teaspoon naman na canor powder or yung magic sarap. Kung kailangan na magdagdag tayo ay pwedeng-pwede. And then, 1 teaspoon na paminta para may dagdag anghang at aroma ang ating pinakbet. Sa mga seasoning na canor powder, magic sarap, or asin, kung magdagdag kayo kasi kulang para sa inyo yung asin or yung lasa, pwede magdagdag. Add if needed. Napakadaling gawin talaga nito at para sa akin, gusto ko half cook. Hindi ako naglalagay ng soy sauce dito kasi may gata. Pwede din maglagay. Pero instead na soy sauce, ang nilagay ko yung asin. So, pag ganito na, half cook na, luto na yung karne, tapos looks very yummy na talaga, ay it's time na magdagdag na tayo ng ating
gata or yung ating coconut milk. So, from can ay nilagay ko siya sa bowl and then ito na 400 ml nilagay ko sa ating pinakbet. So, ayan. Pag ganyan na, i-mix lang natin. Mix properly para makombine lahat at malasa at malagay lahat yung ating coconut milk sa mga gulay. So, ayan. Perfect! Ready na at ready to serve na ang ating ginataang pinakbet or pinakbet na may gata. Ang saya mula sa aking garden, ang mga gulay at papunta sa aking kusina. Walang katulad ang pagkaing Pinoy. If you like this video, please don't forget to like, share at subscribe naman sa aming channel. Very yummy ginataang pinakbet.